Ruth 1 verse 21, ano po? I went away full and the Lord has brought me back empty. Ano po? Mabigat. Ang bigat po, no? Why call me Naomi, men, when the Lord has testified against me and the Almighty has brought calamity upon me? So, ang ating scene nga po ngayon, no, ay nasa pagsubok nga po si Naomi. Sino po nakakalala po kay Naomi? Naomi. Sino po nakakalala kay Noemi po? Pinsan ko po yan, pero hindi po si Noemi, no? Naomi. Naomi, no? Sila po ay isa pong pamilya na tinawag po ng Panginoon. Sila po ay Israelita, no? Alam naman po natin, hindi na po lingid sa bautis po sa inyo. Pag po ikaw isang Israelita, ang pangako, ang covenant ng Panginoon ay nasa iyo. Men, hinding-hindi ka iiwan, hinding-hindi ka pababayaan. Pero ba't po ganun yung pong ating key text verse, no? Nabanggit niya po sa kanyang labi na siya nga po ay punong-puno na umalis. Ngunit sila po ay nang bumalik ay walang-wala na. Kasi po, ang nakita niya po doon ay ang Diyos po ay sila po ay pinarusahan ng Diyos at binigyan nga po sa kanila yung matinding pagsubok. So, ano nga po ba yung tunay na nangyari? Ano po? Minsan po sa ating mga buhay, no, may mga pangyayari nga po na parabagang hindi natin malaan. Akala natin minsan tayo nga po ba'y talagang pinaparusahan ng ating Panginoon. Dumating yung pandemic, dumating yung krisis, akala po natin tayo po'y sadyang nagutom. Physically, ano po? Pero nyo po ba ngayon po, hayaan nyo po na ibagi po sa inyo na hindi naman po tayo physically gutom. We are spiritually gutom. Ano po? There is physical famine, pero meron din pong spiritual famine. Ano po? Ruth, pasok po tayo sa ating verse. Sa Ruth 1, verse 1 to 3, pasok po tayo sa bandang ibabaw. Ano nga ho ba yung nangyari? Bakit nga ho ba si Ruth? Ay, parabagang bitter. Parang siyang galit sa Panginoon. Lord, pagkatapos ng lahat ng to, kala ko ba para kami mga Israelita, kami po ay ipinangakuan ng milk and honey, and now, ganito yung ginawa sa amin ng Panginoon. The Lord testified against me. Para bagang nasa isip niya ngayon, nasa isip niya na ang Diyos ay naging hatol sa kanya kaya siya binigyan ng matinding pagsubok. Minsan po kasi may mga pagsubok talagang akala natin ay galing sa Diyos. May mga pagsubok na akala natin galing kay Satanas. Minsan, mag ginagawa sa Satanas, nasisisi natin. Minsan akala natin gawa lang ng katabi natin. Yung palang pagsubok ay maaring nasa sarili ng pupala natin. Ruth 1 verse 1 to 3. Kuya Paul, napakabigat ata nito. Diyan yun po, mabuti po ang Panginoon. May promise po ang Diyos. So Ruth 1 verse 1 to 3. In the days when the judges ruled, there was a famine. Ano po? May taggutom po. There was a famine in the land. And a man of Bethlehem in Judah went to sojourn in the country of Moab. And he and his wife and his two sons. Ano po? So, nung nabalitaan po ni Elimelech, yung asawa po ni Naomi, na yun nawala, ito yung mga panahon na wala pong hari ang bayang Israel. Imagine niyo po, ang bansang Pilipinas po ay walang presidente. So kahit sino lang po, pwede. So ganun po yung parabagang nangyari ng panahon po nila. Wala pong hari, nagkanya-kanya po ang tao. Imbis po na umulad, nagkahatak-hatak, natutumindi po yung taggutom. So syempre, kailangan po natin gumawa ng aksyon. Hindi naman pwede tayong mamatay sa gutom. So ito pong asawang lalaki, si Elimelech, ano po, ay naglakbay, nagtingin-tingin po kung saan pa ho ba pwede hong iligtas ang kanyang pamilya. Bukod po sa land of Bethlehem, in which alam niyo naman po, ang Bethlehem, there is a symbol pag sinabi pong Bethlehem. At ngayon po ay magpapasko na. Alam niyo naman po yun, di ba? In Bethlehem, doon po pinanganak si Jesus Christ. Ano po? And then, nagkaroon ng taggutom. The name of man was Elimelech, and the name of his wife is Naomi. And the names of his two sons were Mahlon and Chilion. They were Ephratites, ano po, from Bethlehem in Judah. They went into the country of Moab and remained there. Ano po? So kunin po muna natin yung mga words po dun sa binasa po natin kanina, no? Yung nga pong word na famine, Naomi. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin po ng salitang Naomi, no?
Yung mga Israelita po noon, hindi po sila basta nagbibigay po ng pangalan na wala pong kahulugan at wala pong kabuluhan. Bawat pangalan po, meron pong ibig sabihin po yan. At sino po nakakaalam kung ano po ibig sabihin ng Naomi? Meron po ba? Bibigyan ko po ng jacket. De joke. Naomi, ano po? Alam niyo po ibig sabihin po ng Naomi? Ang ibig sabihin po ng a pleasant. Tabihin nga po natin, pleasant. Kaaya-aya. Ang ganda po nung promise ng Panginoon kay Naomi, ano po? At sila nga po ay isa pong Ephratites, no? Ephrat in Hebrew means fruitful. Ano po? Uy, daming blessing, no? Hindi naman po si Naomi ay kaaya-aya, siya po ay galing pa sa lahi ng, sabihin na po natin sa panahon po natin ngayon, mayayaman. They are fruitful. Sabi pa nga po sa ibang salin, no? Pag po sinabi nga, Ephrat is house of bread, no? Sila po yung lugar po na punong-puno po ng pagkain, tinapay, ano po, hindi po pwedeng magkulang. Pero alam ko po, nakikita nyo na yung idea, no? Bakit ganun? So nangyari, nagkaroon po ng taggutom, ano po. Now, yung faith po ng family ni Naomi are being tested, ano po. Nahamon po yung kanilang pananampalataya nung dumating na nga po yung taggutom. So nagkaroon po sila ng choice kung ano pong pipiliin nila, iligtas sa kanilang sarili o sila po ay manampalataya sa Panginoon. Kapatid, take note, there were Israelite, no? And they were in the lineage of Ephrat, no? Mga Ephratites sila po ay talaga pong sadyang pinagpala, fruitful, mabunga kanilang mga buhay, ano po? At sa panahon nga po natin ngayon, no, minsan ma-realize natin nung pong inalaw po ng Diyos, ito nga pong pandemic nga pong ito. No, even hindi ko po alam, ang title nga po pala nitong ating sermon po ngayon is From Full to Empty. Ano po? From Full to Empty. So, nung dumating nga po ito sa ating mga buhay, no, maaaring minsan po ay tayo po ay nakapagtanong sa ating Panginoon dahil nakita nga po natin kung paano nga po ba ito sinalakay yung ating mga kabuhayan. Hindi lang po yung ating mga kabuhayan, eh. Paano po sinalakay yung ating emosyonal, yung ating physical, yung ating ultimo spiritual, ano po? Hindi mo nga po natin masabi kung paano nga po ba nangyari yun. Nagsara yung mga churches, hindi po natin malaman kung paano magtutuloy. Nayinig po yung tao, hindi po natin malaman kung paano nga po ba nangyari. Ano po? Minsan nga po sa ating mga buhay, talaga naman pong tayo po ay magugulat na lamang sa mga nangyayari. Ano po? Ngunit ganun pa man, mga kapatid, may this be a lesson, ano po? And may this be a reminder, ano po? Kung gano'ng nga po ba katapat ang Diyos sa isang tao na siya nga pong itinuring na sa Kanya. Ano po? Nawa, this may be serve a promise, ano po, sa bawat isa po sa inyo, ano po. Tuloy nga po tayo, ano po. In verse 3, no, habang sila nga po ay naglalakbay, no, nung habang sila nga po ay naglalakbay, no, yung verse root 1, verse 3, no, but Elimelech, the husband of Naomi, died. Kapatid, nung nilisan na po nila yung Bethlehem, wala pong naisulat sa Biblia kung paano po namatay na lang bigla yung kanyang asawa. Hala, ayan na, nagsimula na yung pagsubok. Nung sila po ay lumisan sa bayan ng Bethlehem, no? At sila nga po ay pumunta na sa lugar ng Moab, at hindi naman po lingit sa bawat isa po sa inyo kung ano po ang lugar ng Moab. There are Moabites, no? Isa po yan sa mga kalaban po ng Israelita. Doon pa lang po, mukhang medyo nayanig na po yung kanilang puso at isipan. Una po, namatay po ang kanyang asawa and she was left with her two sons. No, meron na lang po naiwan sa kanya yung kanya pong dalawang anak. And then in verse 4, these took Moabite's wives. Ito po nakakalungkot, kapatid. Yung kanya pong dalawang anak na lalaki na Israelita, ano po, ay nakapangasawa po ng Moabita, no, Moabites, in which isa po yan sa mga lahing hindi po pwedeng ihalo sa Israelita. Doon pa lang po, medyo nagka-problema, susunod ng problema. So nag-asawa po sila doon, the name of the one is Orpah and the name of the other is Ruth. They lived there about
10 years, kapatid, 10 taon, sila po ay namuhay na hindi naman po tumawag sa ating Panginoon. And try to imagine, kapatid, from 10 years, minsan po nilang nawaglit na hindi lamang po sila tumawag sa Diyos. Akala lamang po nila, there was a physical famine, but end up po, there is spiritual famine. Ano po? They lived there about 10 years and both Malon, ang nakalungkot pa po dito, ito pa, sumunod. And both Malon and Chilion died. Ano po? So that the woman was left without her two sons and her husbands. Ruth, verse 1 to 1 to 5. Kapatid, hindi ko po alam kung ano po yung, dahil kung madalas sinasabi, hindi ko po alam kung ano po yung idea, wala po akong idea kung ano po yung pinagdadaanan po natin pagsubok. Hindi ko po alam kung ano po yung mga pinagdadaanan nyo po ngayon. Hindi rin po alam kung ano po yung mga naglalaro po sa inyong puso't isipan. Ano po? May mga bagay po naglalaro pang sa inyo. Maaring sinasabi po natin, maaring dinadaya po tayo ni Satanas na hindi tapat ang Diyos. Kaya sometimes we do compromise. Ano po? Sabihin nga po natin, compromise. Yan nyo po yung, alam mo, Kristiyano ka, pero pag dumating na yung pagsubok, minsan po natin nahuhubad po muna at nilalakaran po yung alam natin kung ano po yung tama upang iligtas yung upong ating sarili. Ano po? Ngunit sa ganoon pa man, kapatid, nagsunod-sunod po yung pagsubok ni Naomi. Kapatid, ang pangalan po ni Naomi ay kaaya-aya. Pleasant. Ano po? Pero bakit po na ganun? Nagsunod-sunod na. Mababasa pangarap nyo dyan. Considered what she lost in 10 years. Ano po? Ano po yung mga bagay na wala sa kanya? Sunod-sunod po yung kanyang pagsubok. Yung asawa niya, yung anak niya, yung security niya sa kanyang buhay, yung mga ari-arian niya, yung pong estado niya sa kanya. Di ba nga po, sila po ay kilalang kilala na sila po ay Ephratites. Pinakilala pa po sa Bible, they are fruitful, they are house of bread. Ano po? Her reputation and her closeness to God. Kapatid, gutom lang, nakalimutan na kagad ng Panginoon. Excuse me lamang po, alam ko po hindi kayo yun. Maaring kayo po ay meron po kayong kilala, mahal sa buhay, na kailangan po hindi lamang po physical na pagkain. Alam mo, kaya nga po, abang nagkukwentuhan nga po kami ng nanay ko, no? Sabi ko nga, nanay, minsan, akala kasi ng tao, tayo po ay gutom lang physically. Akala kasi natin, kakayang sumapat ng mundong to para po sa ating mga pangangailangan. Pero po, higit sa ano pa man, ang higit na ating kailangan ay ang ating Panginoon. Yung physical, pwede mo namang kain yan, tinapay, kanin. Pero po yung pagdumating na yung pagsubok, doon po tayo nayayanig eh. Ano po? Pansinin po natin, ano po, next slide nga po tayo, mga kapatid, no? Next slide po at media, no? Sabi nga po doon sa Ruth 1, verse 13, and actually lahat naman po yan nagbubunga, eh, no? Nagbunga po yung kanyang kapaitan. Naging mapait po ang kanyang buhay. At ito nga po'y nagbunga. Imbis ho siya ay lumapit sa Panginoon, imbis nga ho siya ay yumukod, sumamba, ibalik, aminin ang kanyang lahat ng pagkakasala, kapatid. Siya po ay naging bitter. Ano po? Siya, ang baging buhay niya po ay siya po ay naging mapait. Yan pong hirap sa tao, no? Pag dumarating na yung pagsubok talagang minsan, nawawala po sa Panginoon. Kapatid, alam ko hindi rin po kayo yun. Amen po ba? Ito po yung isang paalala lang po upang kayo po may magamit din po kayo sa inyong mga mahal sa buhay. Sa inyong pong kaibigan, sa inyong pong asawa, na para bagang akala natin, ang buhay po ay puro hak. Pwede ko bang gamitin ito? Puro hanap buhay lang. I mean, mag-alap buhay tayo, okay yan, kumita ng pera. Pero kapatid, pag yan ay wala ang basbas ng Panginoon, gutom pa rin, walang kasapatan, walang kakontentuhan. Yung si Naomi, isang buhay na kaaya-aya, buhay na kasiyasya, akala nila gutom sila. Pero di nila alam na yung pala yung pwede maging daan kung gaano po magiging tapat ang Diyos sa kanilang mga buhay. Gutom lang yung kapatid, gutom lang. Ba't yung mga ibang hindi Ephratites, hindi umalis? Di ba kayo nagtataka sila lang umalis? Sila lang po umalis noong panahon ng taggutom, kapatid. Yung iba hindi umalis. Kung sino pa yung meron, sila pa yung umalis. Sila po yung takot mawalan.
Ruth 1 verse 13, mahihintay, ito na po, no? Nung naroon na po sila, sunod-sunod na nga po yung pagsubok, ito na po, naghihinagpis na po si Naomi, ano po? Mahihintay ba ninyo silang lumaki? Alam ninyong ito'y hindi mangyayari, kaya mag-asawa na kayo ng iba. Pinabayaan na ako ni Yahweh at hindi ko na nais madamay kayo sa aking kasawian. Hindi ko po alam kung ito po'y nangyari na sa inyong mga buhay o ito po'y minsan nabanggit nyo na rin, Panginoon, pinabayaan mo ko. At nangyari nga po, pinababalik niya na si Ruth. Si Ruth tsaka si Oprah. Ay, Orpa. Balik ka na, balik na kayo dun sa sip. Ano ang nangyari na lang po kasi kay Naomi, plano niya na pong bumalik na ng Bethlehem. Kaso nagdadalawang isip siya. Kaya dalawang isip po si Naomi, siyempre, sama na po yung pride, sabo na po yung ego. Pagkatapos mo kaming iwan, tas babalik ka ngayon. Kasi po, nagkaroon na po ng magandang balita sa Bethlehem. Nag-provide na po ang Diyos ng pagkain. Verse 20, ano po? Nagbunga pa yan. Next slide po, no? Tama. Tama yung slide ko. Sumugot naman si Naomi. Huwag na ninyo akong tawag. Ito na po, nung siya nga po'y pabalik na, no? Nagkaroon na nga po ng pagkakataon na siya nga po ay makabalik na, no? Sa Bethlehem. Kasi po, nagkaroon na po ng kulitan, no? Nagkaroon na nga po ng kulitan dyan. Actually, mamaya po babasahin natin yan, eh. Ayan. Dito pumunta tayo. Nung siya po ay bumalik na, nandun na po siya sa Bethlehem, no? Tinanggap niya na po lahat, no? Ito po, sumugod siya, wag na ninyo akong tawaging Naomi, tawagin ninyo akong Mara, sapagkat ako'y pinabayaang magdusa ng makapangyarihang Diyos. Ano po kung ibig sabihin ng Mara? Sa English po ay bitter, ano po? Pag po nakarinig po kayo ng Mara, yan po ay mga tao pong parabagang kaawa-awa, ano po? So, di ba yung Mara Clara? Sino po yung pong lagi natatalo doon? Si Mara. Minsan galing, no? San sila natin mukuha ng pangalan? Pero tatapat po talaga si Mara at si Clara. Si Mara po, di ba, laging inaapi, laging na tinatapakan, nayuyukaran, ano po. So yun po yung nangyari sa kanya. Kwentuhan ko po muna kayo, no? In verse 21 ulit, basahin po natin. Next slide po, no? Masagana ang buhay namin ni Elimelech na umalis dito. Bitter na bitter siya talaga. Galit na galit si Naomi. Ano po? Galit na galit po siya. Masagana kami yung buhay namin ni Elimelech na umalis kami dito. Ngunit, ibinalik ako ni Yahweh na wala ng anumang dala. Huwag na ninyo akong tawaging Naomi sapagkat ako'y binigyan ng makapangyarihang Diyos na matinding kasawian sa buhay. Ano po? Nakakalungkot lang po, no? Akala nga po minsan sa ating mga buhay, no, nagsimula po tayo ng kahit o paano po ay kaaya-aya, no? And then end up po, akala po natin tayo po ay pinabayaan ng Panginoon, tayo po ay kinaawa ng Diyos, pero nyo po, napakabuti ng Panginoon. Minsan po sa ating mga buhay, tinetest lang tayo ng Diyos. Kasi sino nga ho ba yung laman ng ating mga puso? Minsan, no, akala natin there is a physical famine, medyo nararatel agad tayo, pero yung pala, higit sa ano paman, nabulag po si Naomi sa gutom ng mundong ito, na higit sa ano paman, ang higit na kailangan niya po pala ay yung salta ng Diyos sa kanyang buhay. Ano po? Higit pa sa tinapay ng mundo, kundi po yung tinapay ng buhay. Sabi po, next slide, ano po? Emotional pain that goes untreated can poison even the strongest Christian. Ano po? They may wear a smile at church or put a facade of happiness, but deep down they harbor bitterness. And eventually, bitterness infects every relationship. Kapatid, pag po ang emotional pain na hindi po nai-address at hindi po nagamot ng ating Panginoon, it can affect us and also other people in our lives. Ano po? Wag po yan, hindi po nai-address at di po yan napagaling at di po natin isinuko sa Panginoon.
Yung akala natin, pinabayaan tayo ng Diyos. Akala natin, kinalimutan tayo ng Panginoon. Lord, ang dami mong inaalis sa akin, Panginoon. Lord, nagsimula akong maganda, Panginoon. Pero ba't ganito? Unti-unti, bumabagsak lahat-lahat sa akin. Hindi po kaya nais lang ng Diyos na meron lang siyang iparealize sa bawat isa po sa atin. Nahigit sa ano pa man, hindi po tayo nasa physical na kagutupan. Tayo po, sa panahon po natin ngayon, tayo po ay nasa spiritual na kagutuman, kapatid. Amen po ba yung mga nasa FB Live natin? Mabigat naman, Kuya Paul. Opo, mga kapatid, wala po akong magagawa. Ito po talaga yung binigay ng Panginoon. No? Minsan, akala natin, nakatingin tayo sa ganda ng mundong ito, ang ganda ng promises ng mundong ito, pero end up, kapatid, isang pitik lang pala, pwede palang mawala lahat yun sa atin. Lalo tigit kung wala tayong ipon. Sino po may bank account dito? Oh, sa ngayon po, pasensya na po. Mambulsa po ngayon, wala pong lamang pera. Pero napatunayan ko, no? Mami, hindi ko sinasabing wala tayong pera, ha? Nasabi ko lang, pwede pala tayong mabuhay na walang pera sa bulsa. Pero hindi tayo mabubuhay nang wala ang salta ng Diyos sa ating mga buhay, kapatid. That's true, no? Hindi ko po alam kung paano nyo po mapapatunayan yun, pero ang hirap pag po nawala ang Diyos sa ating mga buhay. Kasi po kontrolado niya lahat ng buhay eh. Pag inalis ng Diyos, aalisin ng Panginoon. Kung yan yung bagay na yung makapagpawala niya sa piling sa Kanya, aalisin ng Panginoon niya, maibalik ka lang sa Kanya. Diyan po nakakatakot si Lord. Kung gano'n po nakakatakot yung boss natin, yung mga amo natin, masigit kapatid, matakot tayo sa Panginoon na kaya pong kunin ang lahat, maibalik lang tayo sa Kanya. Kapatid, inilaban ka ng Panginoon. Ulitin ko po, we are not in a physical famine, but we are in a spiritual famine. Gutom na gutom po ang tao ngayon sa salita po ng Diyos, kapatid. Pero yun po, kahit bigyan mo ng pagkain, kahit tulungan mo pa yan, pag-aralin mo pa, pero pag hindi nila narinig ang salita ng Diyos, kapatid, wala pa rin. Ligaw pa rin yan. Mapatunayan na po ni Ate Dettet yan. Hindi, napakabuti po ng Panginoon talaga. No? I mean, napatunay na rin ang nanay ko yan. Napakahirap, kapatid. Sorry, this is my heart. Ano po? Hindi po tayo gutom. Hindi po nagkukulang ang Diyos. Hindi po siya nagpapabaya, kapatid. Baka po wala lang po tayong oras sa Panginoon. Kahit kailan, hindi po siya nagkulang, kapatid. Next slide po, ano po, meron pa po yan next slide. So now, bitter people tend to blame others for their trouble. Who created her problems? Ano po? Sino nga ho ba ang gumawa ng kanyang problema, kapatid? Well, di ko po ginajudge si Naomi, ano po. But being a lesson learned sa bawat isa po sa atin, siya po ang gumawa ng sarili niya pong problema. Hindi naging malabo po kaagad sa kanya yung katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. Kung paano po siya ibinilis ng Panginoon, kung paano siya ipinangalan na Naomi, buhay na kaaya-aya, buhay na kasiyasya. Nung nalaman niya na may gutom, kinalimutan niya na kaagad ng Panginoon. Now, minsan po, sabi ko po nga po kanina, ang bawat pagsubok po, minsan, hindi naman po yan galing sa Diyos. Minsan, hindi po galing kay Satanas. Minsan po, galing din po yan sa atin. Ganun na nga ho ba ka deep down yung faithfulness natin sa Panginoon pag po dumating na yung tagkutom na alam mo, hinding-hindi ka pababayaan ng Panginoon. Sino pinabayaan ng Panginoon? Uy, lahat kayo pinabayaan ng Panginoon. Amen. Ano po? Next slide po. No? Yan. Ito po yung paalala ng Panginoon, kapatid. Ito po yung nais ko pong i-highlight, no? Amos 8, verse 11 to 12. Behold, the days are coming, declares the Lord God, when I will send a famine on the land, and not a famine of bread, nor thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Ano po? Hindi nyo po ba napapansin, unti-unti-unti na po ang tao po ay uhaw na po. Hindi po dito sa mundo to, kundi sila po ay uhaw sa salita na po ng Panginoon. Kapatid, ang tubig hindi naman nauubos, nandiyan pa rin.
Ang pinadala po ng Panginoon, hindi po taggutom ng pagkain, kundi nagpadala po siya ng taggutom sa Panginoon, yung hindi na po marinig ng tao yung kanyang mga salita. Kaya kapatid, pwede ko bang hugutin to? Mapalad ka dahil nandito ka ngayon. Kasi naririnig mo yung salita ng Diyos, kapatid. Higit sa ano pa man, hindi dahil sa may trabaho pa tayo, hindi dahil sa may binibihis pa tayo, hindi dahil sa mamaya may kakainin pa tayo, kasi kapatid, nauunawaan mo pa ang salita ng Diyos. Hindi ho ba dapat palakpakan natin ang Panginoon? Kapatid, si Naomi po, isang taong mayaman, nawaglit, nakalimutan ang salita ng Diyos, nilisan agad ang Panginoon. Nakakalungkot, no? Next, verse 12 po, sabi ito, And they shall wander from sea to sea, and from north to east, they shall run to and fro, to seek the word of the Lord, but they shall not find it. Yun ang matindi, kapatid. Yan po nawa ang hindi mangyari sa ating mga buhay. Doon po sa dumating na po tayo sa tindi ng kagutuman at na-realize natin, pumitik na po yung isipan natin, Lord, ikaw lang pala yung aking tanging kailangan, hindi na po natin matatagpuan ang Panginoon. Yun po ang nakakatakot. Yan po ang nakasulat sa salita po ng Diyos. To seek the word of the Lord, but they shall not find it. Hindi na po nila maririnig pa, hindi na po nila mauunawaan pa ang salita ng Diyos. Kaya kapatid, mabuti ang Diyos sa buhay mo. Purihin ang Panginoon sa inyo pong mga buhay. Alam ko kapatid, nandito pa rin tayo sa pagsubok na ito. Hindi pa tapos. Mas magastos. Sumigway muna, no? Ayan na, napakamutuloy kami. Pakamutuloy ako ni Ate. O nga, magpapasko na, yari na naman. Bakit ka magandang? No? Kita niyo po, excuse me lang po, no? Sana wag po kayong ma-offend sa akin. No? Kita niyo po ang tao. Minsan, mas excited pa sa Christmas kaysa kay Kristo. Ano po? Hindi ho ba nila alam kung sino po si Kristo para hubigyan sila ng Pasko? Ano po? Si Kristo po ay namuhay, pinatay, minayubay upang makabalik tayo sa Panginoon. Ano po? Kaya sa tuwing daraan yung Pasko, kapatid, dapat nga ang i-bless natin hindi po yung ating sarili. Alam po kung sino po yung dapat bine-bless natin? Ang Panginoon. Sobrang blessed naman siguro tayo, mga kapatid. Nandito pa tayo. Why not i-bless natin ang Panginoon? Siksik, liglig, at umaapaw. Nasubukan niyo na ba magpuri sa Panginoon? Halos lumuha na tayo ng dugo. Sobrang kabutihan ng Panginoon. No? Pero si Jesus Christ po, hindi niya po ipinagkait sa atin yun. Binayubay, hinampas. Sobra-sobra. No? Dugo at laman, kapatid, para lang sa'yo. No? Kasi po, ganito po kasi yung nangyayari, kapatid. Eh. Next slide po, no? Sabi po dyan, sin is worse than suffering. Ano po? But people will do everything they can to avoid suffering, but almost nothing to avoid sin. Akala ho ng tao, ulitin ko po, akala po ng tao ay pwede ho silang makaligtas sa kahirapan, sa kagutuman, sa kahinagpisan ng buhay. Pero bulag na bulag po ang tao sa laki, sa kung paano po napakahirap na mamuhay na may kasalanan. Sin is worse than suffering. Ano po? Kung meron man pong nagpahirap sa ating Panginoong Hesukristo, ay yun po yung kasalanan ng tao. Upang tayo po ay makalakad muli sa Kanya at makapakinig po ng Kanyang mga salita. Kapatid, wala po tayo, hindi po tayo magugutom. Hindi po tayo mauuhaw. Yan po ang pinangako po sa babaeng Samaritana. Para prosperity to. Pangawakan mo, kapatid. Yung babaeng Samaritana. Pag ininom mo to, hindi ka na ulit mauuhaw.
Kapatid, ganun din sa bawat isa atin. Pag tinanggap mo ang Panginoong Jesus upang siyang Diyos at iyong tagapagligtas, ni kahit kailan, hinding-hindi ka pababayaan ng Panginoon. Hindi ka mauuhaw, hindi ka mawawalan, hindi ka mauubusan. Ano po? Next slide po. No? Lapit na po ako matapos. Ano po? Ruth 1 verse 8, no? Minsan nga po, no, sa ating mga buhay, yung ating mga kasalanan ay naisisisi po natin sa ating kapwa. No? Minsan nadadamay po, pati nga po sila. No? Bitter people, Ruth 1 verse 8, ngunit sa daay sinabi ni Naomi sa kanyang dalawang manuga, umuwi na kayo sa dating tahanan at manirahan sa inyo, mga sa inyong mga nanay, kung paano naging mabuti kayo sa Yumao at sa akin, naway maging mabuti rin sa inyo si Yahweh. Sobrang galit na galit na po si Naomi sa kanyang buhay. Pinalangin niya na lang, sana maging mabuti si Yahweh sa inyo kasi akala niya, hindi mabuti si Yahweh sa kanya. Next slide po. Bilisan na naman po natin. Ruth 1, 12 to 15 po. Umuwi na kayo. Matanda na, parang mag-asawa muli. Dan nga po kasi, baka nga po, mahihintay pa ba ninyo sila lumaki? Alam ninyo ako, hindi mangyayari. Yan, binasa na nga po natin yan kanina. Pagkasabi nito, lalo silang, ito po matindi, verse 14, no? Verse 14. Pagkasabi nito'y lalo sila nag-iyakan at hinagkan ni Orpa ang kanyang binan at nagpaalam na, ngunit nagpaiwan si Ruth. Alam niyo po ba na may promise po kay Ruth? Ang matindi pa niyang kapatid. Alam niyo kung bakit po nangyayari po sa buhay ni Naomi po yun? Siya na lang po yung naiwan. At si Ruth, sa kanila po magsisimula ang lahi ni Haring David at yung lahi po ng tagapagligtas na si Jesucristo. Ganong kalupit, kapatid, ang plano ng Diyos, ang pag-aplano ng Diyos sa buhay mo, hindi pwedeng hindi matutupad. Ano man ang mangyari, kapatid. Yun ang matindi kay Ruth, eh, no? Tsaka kayong biro mo, si Naomi at si Ruth, no? Sa kanila po magagaling ang susunod na lahi ni Jesse, David, at yung lineage po ni Jesus Christ na siyang magliligtas po sa ating mga kasalanan. Sinabi ni Naomi kay Ruth, ang bilas mo yung nagbalik na rin sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin. Pinapauwi na siya. Uwi na ka na. Uwi ka na. Wala lang pag-asa sa akin. She thought her situation was more desperate than theirs. Maybe it was that did not free to her diminish their loss and pain. No? Nangyari po kasi mga kapatid, si Naomi po ay masyado nga pong nanangan na, nag-focus na doon po sa mga nawala po sa kanya. Masyado na po siya nag-focus po dun po sa sakit, sa karamdaman, sa sitwasyon na inaakala niya na siya po ay pinaparusahan ng ating Panginoon. Nakakalungkot mga kapatid, no? Pero ganun pa man, verse 21, ano po, next slide po. Kaya nga po, nangyari nung siya'y bumalik na, eto na po, wala pa rin po siyang natutunan mga kapatid. Minsan po sa ating mga buhay, no, akala natin tayo po'y ubos na, pero doon pa rin po pala kumikilos ang Diyos sa ating mga buhay, no. Minsan akala natin tayo wala na, pero doon pa lang mas lalo po natin na-appreciate kung paano po kumikilos ang Diyos sa ating mga buhay. Hindi ko po nailagay ito, no, pero pakiting note na lang po ito. Kawikaan 9, talatang 12, ano po, Proverbs 9, verse 12, ano po, Kawikaan 9, talatang 12, kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang. Ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ano po? Pag po tayo ay may, kapag po tayo isinuko po natin yung ating sarili, kapag po tayo po ay nagpaturo sa Panginoon, pag po siya ang naging Diyos ng ating mga buhay, pag po siya ang naging wisdom ng ating mga buhay, kapatid, ito po ay magiging pakinabang po sa atin. Ngunit tayo po ay magdurusa pag po ang salita ng Diyos ay ating pong tinanggihan. Now, kapatid, are we going to be still or be still? Ano po? Are we going to be still or be still? Tayo po ba ay magpapanakaw or tayo po ay mananatili? Are we going to have faith or make faith? Ano po? Tayo nga po ba ay patuloy na mananampalataya o gagawa po tayo ng sarili nating kinabukasan? Ano po? Are we going to have faith or make faith? Saan nga ho ba natin isasalig yung ating kinabukasan? Patuloy na mananampalataya ako sa iyo, Panginoon, kahit anong gutom, anumang panon, anumang sitwasyon, hindi ako hiwalay sa iyo, Panginoon. Eh kung gagawa na lang tayo ng ating sariling lakaran at kinabukasan, palayo sa Panginoon. Are we going to have trust
Or tayo po'y magpapakrush na lang sa Panginoon? Are we going to, magpatuloy pa rin ba tayo magtitiwala sa Panginoon? Para bang sa ngayon, di natin nakikita, parang napakadilim ng ating mga buhay, para bang akala natin tayo po'y pabayaan ng Panginoon? Kapatid, manatili ka lang, tapat ang Panginoon. Are we going to be wonder or be wanderer? Ano po? Ano po, pag po kumilos ang Panginoon, di ba nakaka-amaze? It's so wonder, no? Yung pag siya kumilos sa ating mga buhay, sobra po yung pasalamat natin. Or are we going to be wanderer? Yung ano po yung mga Israelitang naglalakad po nung panahon nung sa wilderness, sa parang, nung sila po'y pamunta doon po sa the land of Canaan, hindi po nila malaman, wala pong direksyon ng kanilang mga buhay kasi nga po sarado yung puso nila sa instruction ng Panginoon. Kaya kapatid, kung sa tingin mo ikaw po ay naliligaw na po ng landas, ano po, na para bang ikaw po ay medyo nayayanig na balik lang po tayo sa salita ng Diyos. Nandun po ang instruction ng Panginoon kung paano po tayo magkakaroon ng buhay na kasiyasya, sapat na at higit pa. Kapatid, bukod pa sa pera, ang gitna ating kailangan. Hindi po tayo physically gutom. Tayo po ay spiritually gutom. Gutom na po ang ating mga kaluluwa sa salita po ng Diyos. Ano po? Fear. What's the meaning of fear? Ano po? Mayroon po ko dyan konting snippet, no? Next slide po. False evidence appearing real. Alam ko po, madalas yun na naririnig to. What is fear? False evidence appearing real. Akala po kasi natin, yung mga nangyari po sa ating mga buhay, nakapagbigay po ng takot, ay nagkakaroon po ng ebidensya na akala po natin ay totoo. Kapatid, tandaan mo. Take note po to, kapatid, sa FB Live at sa Zoom sa inyo po. The problem is real. The problem is real, but Jesus is real. Tandaan mo, kapatid, the problem is real, but Jesus is real. Hindi ngayon, hindi sa mga oras na to, pero tapat ang Diyos, kapatid. Even though sa tingin mo, problem is real, pero ako naniniwala ako that you, Jesus, is real. Totoo po ang Panginoong Hesukristo. Para saan pa tayo nandito kung di naman totoo si Kristo? Kung siya po'y pabayaan tayo, hindi kapatid. Hindi po tayo lilimutin ng ating Panginoon. Don't isolate to the next slide po. No? The presence of fear po, minsan po kasi it's the absence of God. No? Akala po natin, pagka tayo naladala po ng takot kasi nawawala na po yung presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Parang, pwede ko bang i-segue ito? Sa amin na lang po, kami mag-asawa, di ba, nung dati, pag open yung communications ninyo, nagkakaunawang kayo eh. Pero alam mo, try to imagine pag po nawala na yung certain communication, pag nawala na po yung presence ninyo with each other, ano po. Hindi may iwasan na dyan yung problema, temptation, madadaya ka ng stance, kasi nawala, humiwalay tayo eh. Nawala tayo eh, doon po sa combination natin mag-asawa eh. Pero na po, ganda po nawa sa Panginoon na po, huwag po natin iilalayo yung ating mga sarili sa Panginoon. Ito po, konting guidelines naman po. Don't isolate to the Word of God. Ano po? Huwag po natin ilalayo yung ating mga sarili sa kanyang mga salita. Tulad po ni Naomi, hindi niya po muna inantay yung salita ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kapatid, ang root po, pakilan po yung root. Nasa mababaw pa po yun. Nagsasalita pa po ang Diyos nun. Pero hindi niya naantay. Gutom lang, Lord. Suko na. Umalis na agad si Ruth. Ay, si Naomi. Hindi niya po muna inantay po yung salita ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya mga kapatid, huwag na kang mauwalay sa kanyang mga salita. Keep the faith through the Word of God. Ano po? Keep the faith through the Word of God. Tangi sa Diyos lamang po. Yan po, no? by faith comes by hearing and hearing the Word of God. Ano po? Diyan lang po talaga. Kaya nga po marami tayong mga gawain. Morning Psalm, noon time Proverbs, PWF, Songs in the Night, yung pong sa PWF po natin, Saturday, Sunday. Kapatid, wala man po tayong mga pag-games-games, no? Dati kasi may mga, kung mawa kami ng youth dati lang, may pag-games-games pa eh. Hindi rin yun yung nagpanatili po sa kanila eh. Kasi po, hindi naman po talaga yun yung pong tunay na gutom ng kabataan. Yun po ang tunay na gutom ng kabataan, kapatid? Yung salita po ng Diyos sa kanilang mga buhay. Higit pa sa activity, higit pa sa ano pa man, pag sila po ay naging, hindi po nag-manifest, hindi po nag-minister ng salita ng Diyos sa kanilang mga buhay, wala. Kahit bigyan, minsan iniisip ko, kahit bigyan ko pa kayo ng ministry dito,
Kung wala naman po yung salita ng Diyos sa ating mga buhay, wala rin po, mga kapatid. Hindi po tayo mananatil talaga. And next po, walk closely to the Word of God. Bano po, puro Word of God yung sinabi ko sa inyo. Word of God, and Word of God. Ano po? Huwag po natin ilayo, patuloy po tayong manatili at patuloy po tayong lumakad sa kanyang mga salita, mga kapatid. Next slide po, minsan po kasi mga kapatid, hindi naman ang Diyos ang lumalayo. Tayo ang lumalayo, lalo na pag nauna na tayo ng takot. Hindi kahit kailang kapatid, hindi lumayo ang Diyos. Tayo lang po talaga ang pilit na pilit lumalayo sa ating Panginoon dahil po sa tindi ng ating kasalanan, na kasalanan na hindi po kayang magtiwala sa kanyang mga salita kasi masigit pa yung mga bagay na nakikita natin, higit pa doon sa bagay na hindi po natin kayang tignan, kundi ang Panginoon na siya po naghahari sa ating mga buhay. Minsan pag po nakita agad ng ating mga mata, nagdududa agad tayo, nawawala agad yung kapayapaan natin sa ating mga buhay. Ano po? And this is the promise, kapatid. Malapit na po akong magtapos. This is the promise of the Lord. Ano po? At nabanggit ko na rin po to sa morning psalm. Ano po? Isaiah 43, verse 1 to 4. And this is the promise, kapatid. Never turn back. God is good. Never ever turn back because ang Diyos ay mabuti. Ano po? Next slide. Ayan po. But now, basahin po natin. Nawa, mabasa niyo po. No? Pinabasa ko rin ito doon po sa morning psalm. Sabi ko, but now, thus says the Lord, he who created you, O Jacob, he who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by my name and you are mine, kapatid. Sa Panginoon King. Hindi ka dito sa mundong to, kapatid. Baka po masyado lang po tayo nabubulag sa ganda ng mundong ito. Kakala natin, hindi tayo mahal ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Next na po, sabi pa nga po dyan, when you pass through the waters, I will be with you, kapatid. Ang tao, trabaho, pera, nauubos, nawawala, kaya kang iwan. Pero ang Diyos, kahit kailan, lagi lang siya iyong kasama. Ano po ibig sabihin ng Jesus? Ano po? Emmanuel. Ano po ibig sabihin ng Emmanuel? Actually, hindi naman po God is with us eh. God with us. Nasa atin po ang Panginoon, kapatid. He will be with you. Bet ni Lord, no? Amen? Napakabuti ng Panginoon. And through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through the fire, shall not be burned, and the flame shall not consume you. Kapatid, wala pa pong famine dito, wala pong tagutom, matindi po itong mga pagsubok na ito. Pero mo, lumakad ka sa apoy, hindi ka masusunog, sumisid ka, hindi ka basta malulunod. Imposible pong mangyari po yun, pero ang Diyos lang po ang kayang gumawa nun. Ganun po siya katapat sa ating mga buhay, kapatid. Palakpakan natin ng Panginoon. Lord, thank you! Napakabuti ng Panginoon, no? Buti ng Diyos. Sabi nga po, next slide po. No? For I am the Lord your God. Kapatid, we need to declare. Kung meron po tayong ide-declare at kung meron po tayong i-claim sa ating mga buhay, nawa si Jesus po ang ating Lord and Savior. Kasi po, pag po siya naging Lord and our Savior, for I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior, I give Egypt as your ransom, Cush and Seba in exchange for you. Grabe po yung katapatan ng Diyos. Pero pati po yung Egypt, kinuha ng Diyos, pinabagsak ng Diyos, para lang po kapalit nila. Verse 4, because, basahin nga po natin ito mga kapatid, no? Sabay-sabay mga kapatid, because you are precious in my eyes and honored, and I, kapatid, mahal ka ng Panginoon eh. Ang tanong, saan ho ba nakalagay yung puso natin kasi? May nagsabi na ho ba that you are precious? Marami na, Kuya Paul. Marami na nangako sa akin yan. Pero pagkatapos ko, iniwan din ako. Pero kapatid, ang Diyos hindi. Siya lang po ang kaya magsabi niyan sa iyo, kapatid. Because you are precious in my eyes and honored and I love you. I give men in return for your people in exchange for your life. Grabe, kapatid. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Last 4 verse po, tayo. Para sa inyo to, no, si Tatay Efren. No? Psalms 37, verse 23, verse 20. Psalms 37, 23, verse 26. The steps of a man are established by the Lord when delights in his way. Though he fall, he shall not be cast headlong. For the Lord upholds his hand. I have been young and now I am old, yet I have not seen the righteous forsaken or his children begging for bread. He is ever lending generously,
and his children become a blessing. Ano po? Kaya ka pinagpapala ng Panginoon, kapatid, upang ikay maging daluyan ng pagpapala. Mula sa'yo hanggang ikay tumanda, hanggang ikay magkaapo, kaapo-apo mo sila rin po ay magiging pagpapala kung gano'ng huba naging mabuti ang Diyos sa ating mga buhay. And this is my prayer to each and everyone of you po. Ano? Romans 15 verse 13, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Aming Ama, aming Diyos, maraming salamat nga po. Nawa, Panginoon, patuloy nga po kayo maluwalhati sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat sa mga bagay na patuloy nyo nga pong inaalis at patuloy nyo nga pong tinatanggal. Mga bagay pong nakakapagbigay kasakitan sa amin, Panginoon. Nakakapagbigay kawalang tiwala, Panginoon, sa inyo. Ngunit salamat, patuloy nyo pa rin po, kami ay precious po sa inyong mga mata. Lord, salamat kasi mahal mo kami, Panginoon. Lord, salamat na nga po ay maibalik naman po namin yung pagmamahal niyo po sa amin, O Diyos. Nawagat patuloy nga maging sapat ang aming pagupuri. Nawa, Panginoon, maging sapat ang aming pagsamba. Nawa, Panginoon, maging sapat ang aming mga katapatan, Panginoon, sa inyo. Lord, kasi po napakabiit niyo po sa amin, Panginoon. Lord, bagamat kami minsan ay nagdududa kung gano'n ka nga po makapangyarihan, pero Lord, salamat kasi andito pa rin kami, nakatayo, patuloy nananampalataya sa iyong pangako na hindi nga po niyo po, na hindi niyo nga po kami iiwan at hindi niyo nga po kami papabayaan. Lord, maraming salamat po sa mga kapatid po namin sa FB Live, mga kapatid po namin sa Zoom, mga kapatid po namin sa church. Panginoon, meron po silang mga sakit karamdaman. Lord, hindi man po physically, maaaring spiritually, maaaring emotionally, Panginoon. Lord, hindi po ako ang makakapagpagaling po sa kanila. Pero Lord, alam ko, wala pong lingid po sa iyong kapangyarihan. Lord, nawa, Panginoon, patuloy nyo nga pong i-touch, Panginoon, ang kanilang mga puso, patuloy nyo nga pong hipuin ang kanilang mga physical body, at nawagat patuloy nyo nga pong hipuin ang kanilang mga spiritual body, Panginoon. Lord, nawagat patuloy nyo nga po silang punuin ng inyong banal na presensya, O Diyos, dahil po kayo lang po aming dakilang magagamot. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa kalakasan, maaaring bumabagsak, Panginoon, ang physical na katawan. Pero Lord, tapat ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, salamat din po sa bawat kapatid na nandito, na nakasama po namin upang magpuri, sumamba sa iyo, Panginoon. Kami nga po ay tuwan-tuwa at nagagalak, O Diyos, na muli namin sa nakasama. At kami po sa FB Live. So, Lord, sa inyo po namin binabalik ang mata sa papuri. Pasalamat sa pangalan ni Jesus. At may magsabi ng Amen and Amen.